na gentleman's agreement. Talaga nga naman, oo. Siyempre guys, sino ba naman yung hindi magagalit, no? Sa part ng ating presidente. Meron akong ipapakitang video sa inyo mamaya, guys. Sino ba naman ang hindi magagalit? Imagine mo, gumagawa ka ng moves para maayos, para mapanatiling tahimik itong ating bayan. Tapos, kaya hindi mo magawa-gawa ang iyong plano na mapaganda ang ating bayan kasi mayroon palang ginawang kalokohan ang nakaraang administrasyon. Kaya hirap na hirap kang akayin, di ba, para baguhin, ayusin, linisin itong ating bayan. Kaya hirap na hirap kang akayin kasi mayroon palang ginawang katarantaduhan ang nakaraang administrasyon na siya nga kinagagalit ng ating Pangulo ngayon. Kaya nga po guys, kinausap na ni PBBM itong kampo ni Digong at pinapagpaliwanag kung totoo ba itong gentleman's agreement. Kasi di ba naunang sinabi, secret deal. Ngayon, secret deal, medyo tagilid ba sila Roque doon sa secret deal na yan. So, ginawa ni Roque na gentleman's agreement. Pinabago niya lang yung term, pero totoo na merong kasunduan. So, ngayon nga po guys, pag ibig sabihin ng gentleman's agreement, recorded. Ngayon, hinanap po guys ni President Marcos yung sinasabi nilang record. Wala pong nakita ang administrasyon ni PBBM na meron pong gentleman's agreement. No record, as in wala, zero. Kaya nga po guys, kinausap ni President Marcos ang kampo ni Digong kasi wala po silang nakitang record. So basically, itong si Roque nagsisinungaling. Tapos, or di nga naman, hindi nagsisinungaling si Roque, pero totoo yung secret deal. Kasi, ginawa lang ba ni Roque na bumango yung pangalan ba sa gentleman's agreement na yan? So, meaning, ibig sabihin ni President Marcos, kung totoo ba itong secret deal na to, or hindi. So, ang gustong malaman kasi guys ng ating Pangulo, kung sino nga ba yung kinausap ni Digong, kung ano yung pinag-agrihan nila, kung official things ba ito, or personal. Diba? At saka ang tanong niya, greatest question niya, bakit nila ginawa? Diba? Bakit daw po nila yun ginawa? Kaya nga ang naging initial reaction ng ating Pangulo, kinilabutan. Besides sa kinilabutan, nabahala at nagulat. Nung unang pagkakarinig niya ng secret deal na pinabango lang ni Roque bilang gentleman's agreement. Panoodin niyo to ha, panoodin niyo. Last question, Ms. Pia Cheres. Sir, your reaction upon the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China, do you believe that the supposed agreement, the gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea, and if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. Oh, yan guys, narinig nyo ha? Whether it's a secret deal or gentleman's agreement, pero wala po silang nakitang record. Rekta na pong sinabi ng ating Pangulo yung pagkapranka niya, no? Na wala silang nakitang record sa gentleman's agreement na yan. So basically, ang tinutukoy dito ni President Marcos is yung secret deal. Kasi secret deal, wala ngang record yan. Kasi secret. Kaya nga nagtanong siya, bakit nila ito ginawa? Pakinggan nyo. So, we're trying to really, up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan ang ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea. Yan, narinig nyo?
I am horrified by that idea. Kasi ano ba yung napagkasunduan sa secret deal na yan? Na we would not bring any large-scale material to reinforce the BRP Sierra Madre. Sabi nga ni President Marcos, kung totoo man yung agreement na yan, naging speechless siya eh. Sabi niya, I am horrified. Diba? Kumbaga, ang naging initial reaction niya, na bahala, na gulat, kinilabutan. Diba? Sa secret deal na yan. Ang hirap namang sundin ng agreement na yan, na hindi tayo magdadala ng mga pangkumpuni sa mismong bahura natin yun, guys, ha? Na hindi tayo magdadala ng mga pangkumpuni para ayusin ang ating BRP Sierra Madre at para magtayo tayo ng mga structural base. Kaya nga nagulat itong ating Pangulo. Ngayon, pakinggan nyo pa ito, ha? Kasi itong double B na to, si Butiki at si Butanding, wala talaga tayong clear message na makuha. Yung isa sasabihin meron, yung isa sasabihin wala. So, ang tanging solution dito is ipatawag, ipagpaliwanag itong si former President Duterte. Gets nyo ako, guys? That we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Oh, narinig nyo? Wala kaming record. So, hindi na pinupursue ni PBBM ang salitang gentleman's agreement kasi sa tingin niya, secret deal ito kasi nga walang record. Diba? Kaya galit na galit ang kampo nila, Duterte, kasi nabibisto sila. Tama yan, PBBM, yung ginagawa mo para nang nabibisto ang may mga kalukuhang ginawa dito sa ating bayan. Kasi hindi lang po, guys, lugar ng Davao ang nakataya dito. Ang nakataya dito, guys, is yung national security ng bansang Pilipinas. Ang nakataya dito, guys, is yung territory, property ng bansang Pilipinas. Tama yan, bistuhin mo, binguhin mo yan sila. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about this? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaniwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Okay, thank you. Thank you. Yan, rinig nyo, diba? Tingnan niyo yung boses ng ating Pangulo. Parang ano siya eh, galit na galit. Tinotono niya na lang para maging ano, maging professional in all act and all way, 'di ba? Talagang sino ba naman kung ako yung presidente, no, sino ba naman ang hindi magagalit? Yung tipong ako gumagawa ako ng movement para masaayos, mapanatili ang katahimikan, ang kaayusan, ang improvement dito sa ating bayan. Pero paano ko magagawa yun kung pinipigilan ako ng kabilang kubol, which is itong China? Kaya pala pinipigilan kasi nga mayroong secret agreement, which is yan po, guys, yung pinupursue ng ating presidente na wala kaming nakitang record ng gentleman's agreement na yan. Basically, ang tinutukoy dito is yung secret deal. Diba? Secret deal, guys. Kasi wala naman daw nakitang record itong si President Marcos. Na yung ano yung sabi ni Roque? Gentleman's agreement recorded yan. Nandyan pa si Alan Peter Cayetano. Ngayon, sabihin yung totoo ang gentleman's agreement kasi si President Marcos na yung nagsabi na wala silang nakitang record. Diba? Nagigets nyo, guys, yung punto ko at yung punto ng ating Pangulo na kailangan nilang magpaliwanag. Umaagri siya kay Senator Rizzo Ontiveros na kailangan magpaliwanag ni former President Duterte ukol dito sa secret agreement na to. Kasi hindi lang naman lugar nila yung nakataya eh. Lugar ng bansang Pilipinas, yung security, national security issue natin dito, nakataya.
Nakapaya din yung ano, yung properties, territories ng bansang Pilipinas na nasa loob ng ating bahura, tapos hindi tayo nila papayagan na magkumpuni sa ating sariling bahura. 'Di ba guys, nagigets niyo 'yon? Ha? Nagigets niyo yung ibig sabihin ni President Marcos? Galit na nga siya eh. Pinipilit niya lang talagang maging marespeto in all way. 'Di ba? Pinipilit niya lang na professional kahit samang-sama na siya sa diring-diri na siya sa ginagawa nila digong. 'Di ba? Ito guys, yung clear message ng ating pangulo, pinapagpaliwanag niya itong kampo ni Duterte. So, hoping, 'di ba, na baka ipatawag sa Senate investigation itong si former President Duterte. Kasi tinatanong na ni President Marcos itong kampo ni Digong. Eh hindi niya nakausap itong si Digong mismo, pero yung kanyang kampo tinry niyang kausapin, pero wala silang makuhang clear message. Kung kaya't ito po guys ang naghudyat sa ating pangulo na gusto niyang paimbestigahan. I mean, gusto niyang magpaliwanag itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa di umanoy gentlemen's agreement, secret deal agreement. Ba, tama yan, magpaliwanag, kasi hanggat hindi nagpapaliwanag, how do we know? Tapos itong si Sara Duterte palaging no comment, 'di ba? So how do we know kung hindi natin ipapatawag yung si Digong? Anyway, narinig nyo naman no guys yung answer ni President Marcos nang gagalaitin na siya sa galit. So anyway, it's me again guys, si Mimagi Shanya, at babalik ulit para sa ating panibagong video.